Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at welcome back na naman po sa ating lahat. Eh kung style naman ba to ni BBM o manhid na ba siya sa pagtira sa kanila, sa kanya o sa kanilang pamilya, imbis na sagutin head on yung kan, sabihin nyo lang, hindi, focus na lang tayo sa kung paano tayo babangong muli, mga ganun na linya. Mabuti, yun ang plan, yun ang strategy, hindi yung nasabihin niya. May narinig ka ba kay BBM? Ay, lugaw! Wala eh. Maiinit pa nga itong ulo ng supporters ni BBM. Ako lang, hindi ako sangayon dun sa ginagawa din ng mga supporters ni BBM na yun. Wala kayong ginawa, kundi ipalaganap yung lugaw-lugaw na yun. Ewan ko ha, kung natuto. Asing na ba ang natutuwa ba kayo dyan? Tingin ko, huwag na yun kasi para sa akin, mababaw yun eh. Doon na lang sa kwan, sa issue-issue na lang na totoo, hindi yung... Sabi ko nga sa inyo, magpagalingan na lang kayo. Tigurahin niyo si VP Lenny Robredo dahil doon sa lugaw, hindi siya, ano yun, makakabawas ba sa pagkatakot na yun? Habang binabanatan tong si BBM, lalong umaangat. So, normally, ang gagawin mo dyan doon, i-review mo yung strategy sa mga ako umangat. Kasi katulad nun, 21 o 23 siya nung sa publicus. Ano nangyari ngayon? Naging ko na lang dyan eh. Ko na lang yata dyan eh. 13 na lang yata eh. 13 point something. Hindi bumagsak. Di ba? Bumagsak pa. Yung manok nyo, bumagsak. Pero, yung ginagawa ngayon ng Pangulong Duterte, na imbis na bitbitin lang yung manok niya si Senator Bongo pinagdidiskitahan tong si BBM. Ako tingin ko kahit papaano may malalagas diyan sa samahan na yan. Kasi isa yung base of support nila eh. Isa eh. Malamang may kahit papaano may malalagas diyan. Kaya nga kahapon sabi ko imbis na sumali si VP Lenny Robredo niyan sa usapan na yan, ano ba, tungkol dun sa cocaine na yan. Kung na lang siya, dumistansya siya at tumrabaho siya ng iba niya. O kaya naman, medyo mag-chill-chill lang muna siya. At hayaan niya silang mag-away hanggang sa magsakalan yung si SB, si Senator Bongo, sa si Presidente Duterte sa kabilang banda at saka sa isang banda naman, si BBM. Doon sila, magpatayan sila doon. Parang ganun, ano? Kung ako kay Nanay Lenny, atras na ako, mapapanoorin ko lang kayo. Meron, alam nyo bang hanggang ngayon eh, may mga nag-aakala na uy, kayo ha, baka may nanonood sa atin ngayon ha. Meron kasi nagme-message ka na in-splice daw yung speech ni Pangulong Duterte na inedit daw na hindi daw si BBM ang pinatutungkulan. Huwag nga kayong ano. Huwag kayong yun ang aking gun eh. Hindi ko sinasabing gawin niyo yung nasa isip ko o pinagagawa ko. Hindi. Ang akin lang bailon ngayon. Matulad doon, kung love na love mo si Pangulong Duterte, tanggapin mo yung mga magaganda niyang ginagawa at magaganda niyang sinasabi. Pero pagka meron na siyang hindi magandang ginagawa o hindi magandang sinasabi at nagustuhan mo pa rin yun, may problema na tayo doon. Meron tayong katulad din naman sa performance. Halimbawa, di ba pinupuri natin yung magagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Halimbawa, yung infrastructure projects sa panahon na to, kahit na ano pa sabihin ninyo, kahit na nagsimula pa kay Pangulong Noynoy Aquino yan, na hindi rin naman pwedeng i-claim na ganun dahil ang haba-haba na ng planning stage niya. Di ba, kinuwento nga namin sa inyo noong nakaraan. At sinabi mismo ng mga taga-DOTR at taga-DPWH na ang plano, ang master, ano tawag doon dyan? Yung blueprint. Ang blueprint ng mga infrastructure projects nito, nagsimula pa noong panahon ni Apo Marcos. Noon pa. Ngayon, kung nandun yung plano, tapos
hindi naman na ipatupad, anong saysay ng plano na yun? Diba? Kung nandun yung proyekto, sinimulan, tapos hindi naman matapos-tapos, eh anong saysay ng project na yun? Naman, napagawa ka ng kalsada, kalahati lang, di lalo lang naging cost ng traffic yun. Oh. Diba? Pero in fairness sa Pangulong Duterte, sa administrasyon niya, hindi po ba, katakot-takot ang mga problema sa right-of-way, na-solve. E alam nyo naman sa mga public works projects, ang isa sa pangunahing sagko dyan ay yung pong issue ng right-of-way. E na-remedyohan po yun. So yung pong yun, public works. Sabihin natin, yung nabanggit ko na sa inyo, libre, yung libreng kolehiyo yun, bagamat yun eh, dumaan din sa legislation yun, eh kailan nangyari yun? Panahon ng administrasyon na to. Tandaan niyo, kahit ano gawin ng Kongreso, Senate and House, both houses of Congress, pagka ang batas na yun ay hindi, ano ba, vinito ng presidente. Eh pambihira naman tayo makabalita na vinito na in-override pa ng Kongreso. Pag vinito ng presidente, yun na yun. Oh. So, sa madaling salita, ibigyan mo ng credit na inyong administrasyon, kung alin mang administrasyon yun, yung mga batas na maaayos naman. Ano? Ano ba? Ayun, libreng kolehiyo. Ano pa? Libreng irrigation. Irrigation, wala na irrigation fee ngayon dyan. Diba? Halimbawa, yun lang mga kalokohan dyan sa mga airport na yun. Yung ano yun? Yung mga laglag, bala na yun. Kung ano-ano pang kalokohan. Diba? Nawala yun eh. Ang prangkisa, wala naman talagang bayad. Alam yung kalokohan dyan sa LTFRB noong araw pa. Dami sindikato dyan. Sa bagay, hanggang ngayon, yung mga kalokohan pa niya. Pero, yun yung sinasabi natin, makakita ka ng mga bagay na maayos, purihin mo, pero pagka yung mga kawalang yaan pa rin, tuliksain mo. Hindi yung kasama na ngayon ginagawa, tuwan-tuwa ka pa. Yung maganda, tanggapin natin, pero yung hindi maganda, eh pagka tinanggap mo pa rin at happy ka pa rin sa hindi maganda, eh may problema tayo doon. Sasakalin na kita doon pag gaganap. Di ba? Ano yung hindi pa maganda dyan? Halimbawa, yung rice tarification law na to, napakaganda ng objective niyan. Sa totoo lang, maganda. Pag binasa mo lang yung batas, napakaganda. Napakaganda. Pero na-implement ba ayon sa batas? Hindi. Ano katunayan? Gaano karaming magsasaka ngayon? Ang galit na galit sa pamahalaan. Dahil, saan ka nakakita? Nagpakahirap ka. 3-4 na buwan mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-aani. Alam nyo naman ang hirap ng magsasaka. Tapos, bibilin lang yung palay mo ng 11 pesos per kilo. O, eh, sige nga, kung hindi ka ba naman... Ang punto ko doon, oo, maganda yung layunin ng batas. Pero ano nangyari? Nauna yung importation eh. Puro importation ng bigas. Tapos kahit panahon ng anihan ng palay ng mga kawawa nating magsasaka, tuloy-tuloy ang importation. O matutuwa ba tayo doon? Lalo kayo, may mga kamag-anak kayong magsasaka o kayong nanonood ngayon, magsasaka din kayo. O, matutuwa ba kayo doon? O, di ang dapat gawin ng gobyerno doon, balansihin. Nung pang nag-import ng katakot-takot na bigas, bumababa presyo ng bigas. Magkano ang presyo ng bigas, Ate Cecil? Sa kilo, yung ayos-ayos. Di ba, 40 pesos pa rin pataas? Mati naman eh. Gusto nyo pang nagagalit ako. O, saan ka nakakita ang isda ay ini-import? Eh, tayo eh, nakatuntong sa katakot-takot na tubig. Eh, sa tabi nga, sa kanal nga lang, may isda eh. Hindi ba?
puntahan nyo yung kanal nyo, kung malinis yung kanal nyo, magugulat na lang kayo, oh, ba't biglang nag-isda dito? Ganong katindi ang biyaya ng langit sa atin. Tapos, nag-i-import tayo ng isda, 60,000 metric tons ng isda, ang pinayagan ng gobyerno sa pamamagitan nitong pinamaan ng magaling na Department of Agriculture. Ano? Nag-aangka tayo ngayon ng binigyan nila ng ganon dahil off-season daw. Eh, hindi nyo ba alam pagka off-season ng isda sa dagat, ibig sabihin habang pinapalaki pa yung mga isda dyan, ang may chance naman ngayon pagka ganon, yung mga nagpapala isdaan, no, yung mga nangingisda sa tubig tabang o kaya eh, nagtitilapia, nagbabangus, ano ginawa nyo? Nag-angkat kayo ng isda sa China! Alam niyo ba kung saan nila kinuha yung hinuling isda? Sa atin din! Anak ng bakandala! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan.